Hello everyone and welcome back to Aftermath TV. So for today guys, no, play Wild Forest ulit tayo. And syempre for today, pag-uusapan naman natin yung deck builder. But before we proceed to the deck builder, let's play one game muna ulit to see how fun the game is. So far we're doing good naman, no. Kaya lang hindi pa tayo ganun kapaldo, okay? So naghahabol pa lang tayo ng rank. Pero hopefully, no, makapasok tayo ng top 4,000, no, pagtapos ng season na to. Kung hindi, then wala tayong magagawa kasi nga busy sa trabaho si Aftermath TV. And hopefully makakita tayo ng kalaban, guys. We are still in League 2, no. Since the last video, medyo hindi nakalaro nga si Aftermath TV. So let's try to look for an opponent right now. Sana maganda yung maging laban. No? All right. So andito na tayo ngayon. So let's again, no, capture this domain or terrain and then make sure to do the mine. Syempre, mukhang mabilis din gumalaw ang ating kalaban. So we can now deploy another unit. Okay, and then we can do a mine here and then another barrack here. Okay, so I think magre-rush ng ano to, no, magre-rush yung ating kalaban. Pero buti na lang nakuha na natin siya agad at makakapaglaban na nga tayo, okay? So, ano muna tayo guys dito, okay, yan. Medyo layo muna tayo ng konti. Okay, so, alright. So, nabuo na yata yung ano natin, yung ating tower. So, medyo tatakbo palayo si Kuya Bells, okay? So, mukhang nagra-rush unit siya ng konti, no? So, I think mamamatay na tong units niya. Pero, ang problema dito guys, ang maling ginawa niya kasi, okay na sana yung strategy niya. Ang problem lang, medyo naging aggressive siya masyado. Yun lang yung naging problem nitong kalaban natin, okay? Alright, so nakauna tayo dun. Alright, so medyo nakauna siya dun ng konti sa pag-upgrade ng tower niya. Okay lang yun, what we can do is upgrade our barracks. So kuha tayo ng mas stronger na units. So walang problema yun mga kapatid, no? So let's get our knight. Okay, ipon lang tayo ng konti and what we need to do right now is get a sniper para medyo ma-secure yung ating back lane and then we can probably attack na ulit, no? So, from here, I think we can try to attack since andito naman na yung knight natin. Alright, ito munang ano tayo, tower. Okay, so since may splash yung knight natin, so nagkumpul-kumpul yung units niya, yun yung malaking pagkakamali niya. So pag may knight, usually dapat hindi masyado nagkukumpul-kumpul dapat yung mga units mo. Kumbaga iiwasan mo yung kasi ma-splash damage yung mga ano mo eh, yung mga kalaban eh, no? So buti na lang guys, ayan dalawa na yung barracks natin na level ano. So let's get the barracks muna, okay? So we can get easily this ano no, tower. So ayan na guys no. So ang gawin niyo guys, focus lang muna kayo sa tower pag ganito. Huwag kayong magma-micro sa units. Focus on the structure muna pag ganun. So lamang tayo no kasi nga nakapag level 2 tayo ng barracks no. So I think we can do level 3. Then siguro what we can do here right now is ayun na nga panalo na. Okay. So ganun lang kasimple guys, paldo na naman si Aftermath TV. So 301 yung trophies nun, mas mataas siya sa atin, mas marunong siya pero nanalo si Aftermath TV. Of course this is League 2 no. So medyo nag-aaral pa lang yung mga kalaban natin dito pero let's celebrate small wins. Okay, now we go to the main topic. Okay guys, so we are back here in Tribally Games. Okay, so importante dito is once again we go to play Wild Forest. And for this video naman mga kapatid ay we will now focus naman dito sa tools and then sa deck builder naman tayo. Okay, so ano ba to Aftermath TV? Well, alam naman natin kasi ang Play Wild Forest, it's also about deck building. So ano ba ibig sabihin? Kasi nga kung titingnan nyo ulit yung Unit Explorer, hindi naman pwede lahat ng units na to mga kapatid ay magagamit mo. So limited siya, no? Okay, so what you need to do right now is once again go to the tools, go to deck builder, and from here you can now play with your units once na unlock nyo siya. Especially nga pag nasa higher tier or higher leagues na kayo, no, or top leagues na kayo, ma-unlock nyo na yung mga different units and hindi nyo nga siya pwede gamitin lahat. So from here, you can now formulate or craft your deck. Okay, so in our case, ano ba usually ang mga kinoconsider ni Aftermath TV? Siyempre, if you are building a deck, again, this is basic guys, basic to. If you are creating a deck, make sure well-balanced siya. So ano ba ibig sabihin ng well-balanced? Ang usually kinoconsider ni Aftermath TV, dapat meron kang ground attack, meron kang aerial attack, meaning air attack. Siyempre, dahil nga, usually sa mga higher tier leagues, magkakaroon ka na ng mga kalaban ng mga aerial na units and kailangan mo nga mapatay yon or ma-defeat yon para nga at least magkaroon ka ng chance manalo. Okay, pag naman ang kalaban mo ay more on, halimbawa, mga skeletons or more on ground units and then marami namang counter doon kasi nga halos lahat naman are attacking grounds. Ang usually naiiba lang naman talaga are the
aerial units. Okay. So, ang second na consideration ko after the ground and air ay yung mga level ng units ko. Syempre, usually ang pinipili ko, ang ginagamit ko ay yung mga napa-level up ko. The higher the level of the unit, the better. So, for example, ang gagawin ko, let's say I'll put a swordsman kasi nga, by this time, kung nasa higher league ka na, baka mataas na yung level nito. And then usually, naglalagay pa rin naman tayo ng archer for aerial, and then usually, sometimes, nag-skeleton tayo. Okay, so that's my tier 1 units, no? Make sure lang, again, mataas ang level nito mga to para makasabay ka. Kasi once you go higher nga, usually, mga iba nga dyan, max pa, matataas yung level ng units eh. Anyway, for my tier 2, I usually still choose a knight kasi napakaganda ng knight because of the splash damage. So, kung napanood mo yung previous video ni Aftermath TV, dapat by this time, alam nyo na na napakagandang unit nitong knight kasi nga may splash damage siya, no? This is very effective against skeletons, okay? Especially nga pag nagkukumpul-kumpulan. Okay, and then the next unit na usually na kinoconsider ko is still the sniper, okay? So, ang ano ba maganda sa sniper? Syempre, both aerial and of course, it can also hit ground. Now, yung sa third unit ko, usually guys, ang pinipili ko dito is the bomb. Okay, itong bomb ang usually na isa sa mga pinipili ko. Pero again guys, hiyangan yan. It really depends on you, no? And then the last but not the least, yung tier 3 ko, I usually go for the tank. Yan, so ito usually yung aking lineup. Again, no? This is just a very basic. Kasi nga kung mapapansin nyo, well balanced siya in a sense na meron kang air, meron kang ground, meron kang splash attack, meron kang bomb, which again, guys, napakalakas nitong bomb na to and even the tank. Kung for example naman ay medyo kumpul-kumpul yung kalaban mo, puro ground, this is also a very good unit. Mataas nga lang yung mana cost niya, 18, pero sulit yan, guys. Sobrang solid nitong tank na to. Okay, but again, this is just the basic. Yung mga pro players dito, they have their own strategies and decks. Usually kasi iba talagang halos lahat ng units max na eh. Napakalaki ng advantage mo pag na-max mo na yung mga units or matataas na level ng mga units mo para hindi ka na mahirapan. Kumbaga, nawawala na sa consideration yung unit level kasi nga, mataas na lahat ng units nila or yung level ng units nila. So again, it's up to you. This is just an example. Once again, this tool, again, makikita nyo yung summary sa baba, how it will do in the battlefield, no? So once again, attack ground, you have the shield, ground movement, okay naman tayo. Attack air, medyo mababa. Pero okay lang yan, guys. Basta matutulong kayo mag-micro. Yung splash nyo, very good. Yung bomb nyo, ito, grabe, explosion death. Napakalakas nito, mga kapatid, no? And then you also have the attack in motion, okay? So, usually, guys, itong deck na to, siguro sa mga higher tier leagues, wag lang sa mga super pro, may makakasabay naman tong deck na ito, no? Okay, so ganun lang kasimple. I'm sure you also have your own strategy and then you can place it here. Pag-aralan nyo, check nyo yung summary if it will do good, no? Once again, guys, dapat aralin nyo yung units and then after nun, from there, pagkabisado nyo na lahat, ay pwede nyo na nga maaral itong deck building again by tribally.games. Okay, so don't forget to add Aftermath TV pa rin, no? So, since the last video, wala pa rin nag-a-add kay Aftermath TV, ang lungkot. So, sana i-add as a friend nyo tayo dito para naman at least meron tayong friends, no? Dito nga sa tribally.games. Okay, so kung nakadagdag ng value tong video na to sa inyo lahat, make sure to subscribe to Aftermath TV for more Wild Forest contents and make sure to pump the like para mas marami pang maglaro ng Wild Forest. Alright, see you all in the next content. Bye-bye.